We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos ang aram kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Ako po si John Punsoy. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Harold Reyes. Naimbaga malim. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Kaso ng rabies sa Ilocos Sur tumaas ngayong 2022 kumpara noong nakaraang taon. Narito ang report. Labis ang pagkabigla ng mag-anak na ito sa Ilocos Sur sa pagpanaw ng kanilang padre de pamilya dahil sa rabies. Kwento ni Nanay Mirna, di niya tunay na pangalan. August 18 nang makagat ang 63 anyos niyang asawa ng isang asong gala na nakapasok sa kanilang bakuran. Nagpatandok lamang daw at hindi na nagpabakuna ng anti-rabies. Ay di mamindwa kami nga na panagpatandok isulaing ti panagdesisyon na nga mapanbay agpabaksin. Aguri ti kadwa na siguro, ti di ti kadwa na day... Wen, kasjay. Aguri taltaludan sa gamin. So nga, ang nakauray, nagahit ka nun. November 3 nang dalhin siya sa ospital. Ayon sa Department of Health ng Ilocos Sur, nakaranas ang biktima ng pamamanhid sa hita at hirap sa pag-inom ng tubig. November 8, binawian siya ng buhay. Sa datos ng DOH Ilocos Sur, 4 na ang nasawi sa lalawigan ngayong taon dahil sa rabies. Mula sa Santa, San Vicente, Santa Catalina at Magsinggal ang mga biktima. Possible kasi na rason dyan yung vaccination natin sa dog. Mas mataas din ang vaccination kasi sa 2nd District compared sa 1st District for the past years. Ayon sa PIVET, importante ang bakuna na sana'y hindi ipagsawalang bahala ng mga pet owner. Number one, dapat priority din na at least twice a year sa mga endemic na mga rabies cases, dapat may vaccination tayo. At least once a year. Pero kung may mga cases sana, we do it twice a year kasi may mga pinapanganak pa after 6 months. So dapat mabakunahan din yung mga yun. Payo ng PIVET, linisan ang sugat at magpakonsulta agad upang mabigyan ng medical na atensyon. Obserbahan naman ang aso at kapag namatay, ay kailangan umanong dalhin ang ulo nito sa laboratory para sa confirmatory test ng rabies. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Kirai Bridge sa Aguilar, Pangasinan, nabutas at nakitaan ng mga bitak. One-way lane ipinatutupad. Sundan sa report. Pinapaatras ang mga malalaking sasakyan na dadaan sana sa Kirai Bridge sa Barangay Bokbok West, Aguilar, Pangasinan. Sa ngayon, bawal nang dumaan ang mga heavy vehicles sa nasabing tulay. Ito'y matapos mabutas ang kabilang lane ng tulay. One-way lane ang ipinatutupad. Dahil sa yung mga big buses at mga dump truck na malalaki, dito na madaan. Dahil sa yung bayambang wawa, hindi sila pinapadaan doon. Kaya dito lahat sila dumadaan. Iikot na naman po kami ma'am, layo-layo po. Sa ano po ma'am, pag nasira ito ma'am, iikot ka po muna ng linggen o kaya Orbis ma'am, di mas malayo. Una umanong napansin na nadurog ang aspalto ng tulay hanggang sa lumaki ito at nabutas. Tinatayang mahigit 1 metro ang haba at halos 1 metro ang lapad ng butas. Bukod nga doon sa nakitang butas sa gitna ng Kirai Bridge ay meron ding mga crack na nakita dito sa may tulay. Kabilang nga rito itong mga bitak dito pa lang sa entrada nga ng Kirai Bridge. Ayon na rin sa mga barangay official, itong mga bitak na ito maliit lang daw dati pero lumaki raw at naitala raw ang unang bitak nito simula nang gawing alternate route ang Kirai Bridge matapos nga bumagsak ang Wawa Bridge sa bayan ng Bayambang.
Hindi na rin umano nasunod ang 5-ton limit simula nang gawin itong alternate route nang masira ang Wawa Bridge sa Bayambang, Pangasinan. Sa katandaan na rin, mahina na rin yung structure niya, tapos nadaanan pa ng mga mabibigat na sasakyan, kaya ganun po at nagkaroon na rin po ng butas. Wala naman daw nakitang bitak sa tulay ng tumamang lindol sa norte. Pero muling magsasagawa ng assessment ang Provincial Engineering Office sa Kiray Bridge kung kinakailangan na itong palitan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patay ang driver matapos sumalpok ang minamanehong tricycle sa traffic signage sa Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Sakuhan ng CCTV camera, makikita ang ilang sasakyan na dumadaan sa kahabaan ng Barangay Bunuan, Giset, Dagupan City. Maya-maya pa, bigla na lang nagpagewang-gewang sa kalsada ang tricycle na ito hanggang sa tuluyang sumalpok sa poste ng traffic sign. Hindi na nakita sa video pero tumilapon pa raw ang driver ng tricycle at tumama sa pader. Dumating ang ambulansya at tinala sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ang bilis po ng takbo niya. Tapos hindi niya alam na sharp curve na kasi nakainom kasi. Yun, tapos hindi niya napihit yung manubela. Bumangga doon sa kwanpo, sa may signages. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang tahanan ng biktima sa Maligaya Street. Pero tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya. Pero aminado silang nakainom ang biktima nang mangyari ang aksidente. Parating mag-ingat sa daan at huwag pong magmaneho pag nakainom. Yes po. Para iwas disgrasya po. Nahulog sa mahigit 15 metrong lalim ng bangid ang isang tricycle sa Barangay Dimanpudso, Maria Aurora, Aurora. Ligtas naman ang driver na nakatalon sa tricycle bago tuluyang nahulog sa bangid. Nakaparada lang umano sa gilid ng kalsada ang tricycle nang biglang dumausdos at nahulog sa bangid. Nadala ng hangin kaya yun na nahulog. Pumunta rin daw sir ang responder natin pero ang sabi ng BFP sila na lang dahil wala naman daw sir zata, walang sakay. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Seguridad sa Ilocos Sur National High School pinaigting matapos ang insidente ng pananaksak. Narito ang report. Nababahala raw para sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak na babae, si Nanay Macrina, grade 12 student sa Ilocos Sur National High School. Kasunod ito ng insidenteng pananaksak sa isang estudyante ng kapwa estudyante sa loob ng campus. Madandanagan kami lang amamta, pwede nga na po sama, baka madublento manan. Iso nga tinasya, kumamam nga, ikukuha aming parents, dagiti ko arigya, kapkapandangan nalang yung nagiti sumre, ma'am, ta, no, maiwasan tigulo tauna, gaglalog, no, darmas da, wano paltoog, kaso isarre da. Sinigundahan ito ng pamunuan ng eskwelahan. Anila, wala raw puwang ang karahasan sa loob ng eskwelahan. Ligtas dapat ang lugar para sa mga mag-aaral. Kailangan makapkapan ang lahat ng bata. We do also the random doing that, na kinakapkapan ang bata, pero ngayon isa-isa na. Dahil nga sa nangyari. And this is a school. It should be a safe place for them. Ang Ilocos Sur National High School, ang pinakamalaking sekundarya sa lalawigan. Tinatayang 9,000 ang bilang ng mga estudyante sa paaralan. Pinag-aaralan na rin ng Ilocos Sur Schools Division Office ang paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan. Pag-usapan namin, for the meantime, we will encourage these schools to discuss it with the PTA. We will remind the school and the security guards to be always alert. We will also remind our learners to avoid such occurrences. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Jeepney Drivers Association sa Mangaldan, Pangasinan, hiling na magpatupad ng one-day coding system. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban.
Balik normal na ang pamamasada ng mga jeepney driver sa Mangaldan, Pangasinan. Araw-araw nang nakakabiyahe ang mga tsuper, pero ang problema, mahina pa rin ang kita. Sabay-sabay kasing namamasada ang mga jeepney driver, kaya't madalas na naguunahan sa mga pasahero. Mas mainam daw kung magpatupad ng single coding system sa bayan para kahit papaano ay makatulong sa kabuhayan ng mga tsuper. Ibig sabihin, isang beses lang sa isang linggo hindi sila pwedeng pumasada. Kasi marami na rin po kami mong pumapasada, ma'am. Kaya nahirapan na rin po kami sa, siyempre, sa kinikita na namin sa pagbiyahe naman, siyempre. Pukundi lang yung pasahero, ma'am, saka mataas pa yung diesel. Sang-ayon ng Public Order and Safety Office sa mungkahin ng ilang jeepney driver at operator sa bayan. Sa datos ng Poso Mangaldan, nasa mayigit 150 na jeep ang bumabiyahe kada araw. Nagsasagawa na ng feasibility study ang lokal na pamahalaan. Pinag-aaralan pang maiki bago ma-implement yun. And then siguro pag naayos na namin yun, then we'll bring back going to Sangguniang Bayan para magkaroon po ng hearing at magkaroon po ng ordinance regarding to that, ma'am. Pinag-aaralan din ng Poso na i-adopt ang umiiral na coding ng jeep sa lungsod ng Dagupan. Kung sakali, tanging sa Rizal Avenue lang ipatutupad ang coding system. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Frontliners mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno binigyan ng sako-sakong bigas. May ulat si Claire Lacanilaw. Binigyan ng sako-sakong bigas ang ilang tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, Pangasinan. Bahagi ito ng Food Assistance Program ng Provincial Government na layong mabigyan ng ayuda ang mga frontliner kahit sa maliit na paraan. Malaking tulong umano para sa mga frontliner na kahit papaano, nabibigyang pansin ang mga sakripisyo at tapat na paglilingkod nila sa bayan. Nakakataba ng puso dahil nakikita namin na binibigyan nila kami ng importansya na naglilikod sa ating mga nasasakupan. Mas lalo kaming ginaganahang magtrabaho pa ng mas maigi. Ayon sa provincial government, target na mabigyan ng ayuda ang lahat ng mga bayan at lungsod sa lalawigan. Puspusan ang kanilang pag-iikot upang mamahagi ng tulong sa mga frontliner. Ang beneficiary po niyan ang Bureau of Fire Protection, ang PNP at ang MDRRMO. Yan po ay hangarin para magbigay suporta sa ating po mga frontliners, pandagdag siyempre sa kanilang at least makabawas man lang sa kanilang gastusin sa kanilang mga kakainin sa araw-araw. Siyempre nagjo-duty sila. So at least may support na nanggagaling sa provincial government. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Clear Lacanilaw, One North Central Luzon. Presyo ng bangus sa Magsaysay Fish Market pumalo na sa 200 kada kilo. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. John, sa mga mamamalengke, particular na dito sa may Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, kaunting abiso lang dahil tumaas ang presyo ng ilang panindang isda gaya ng bangus. Sabi pa ng mga tindera, habang papalapit ang holiday season, inaasahan na tataas pa ang presyo ng mga ito, kaya kailangan talagang maghigpit ng sinturon. Mula sa dating presyo na 180 pesos, pumalo na sa 200 pesos ang malaking bangus sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Mataas sumanok ang kuha ng mga tindera sa mga bangus grower, kaya malaki na rin ang patong sa presyo. Tumaas kasi ang feeds. Tumaas yata ng 55 sa isang sako, tapos gasolina. Kaya siguro hindi nila bababang fish yung pag bumaba siguro ang feeds yun, ibababa din nila. Wala din kami magawa sila kasi kami kasi buy and sell kami. Nasa 150 hanggang 160 pesos naman ang katamtamang laki ng bangus. Mahigit 10 kilo ang binili ni Aling Maricel na gumagawa ng relyenong bangus. Kaya posibleng tumaas din ang paninda niyang relyenong bangus. Sobrang taas. Kasi dati nung gumagawa kami, nakakakuha kami ng 120, 295, ganun. Noon nung hindi pa pandemic. Sobra. Kaya ngayon, kaya naghahanap ako ng medyo mura. Mahirap talaga. Ang mga Bulacan bangus naman na tuwing Lunes hanggang Biyernes lang pumapasok sa lungsod, aabot lang sa 120 hanggang 130 pesos ang presyo kada kilo. Itong parating approaching na yung December, kaya mahal na din yung bangus ngayon. Pero may mga ibang customer naman na
naabot pa rin nila yung price. Samantala, tumaas din ang presyo ng iba pang panindang isda sa Magsaysay Fish Market. Mula 60 pesos, nasa 80 pesos na ang kada kilo ng tilapia. Tumaas din ang 20 piso ang kada kilo ng galunggong na nasa 180 pesos na ito. Posibleng tumaas paraw ang presyo ng mga panindang isda habang papalapit ang Disyembre. Joanne, ayon sa mga tendera, nagsimula pa nitong unang linggo ng Nobyembre. Itong napansin nilang kakaunti yung ibinabagsak na supply ng isda dito sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bangus ay nananatili naman o hindi naman daw nabawasan yung bilang ng kanilang mga buyer, lalo na yung mga nag-aangkat ng bangus galing sa karatig lalawigan ng Benguet, La Union at Nueva Ecija. Samantala, batay naman sa latest na abiso mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ito yung Shellfish Bulletin number 22, wala daw dapat ipangamba sa mga bentahan naman ng shellfish product dito sa lalawigan dahil nananatiling red tide free ang mga baybayin, lalo na yung western part ng probinsya ng Pangasinan. Jawan. Maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 24 anyos na OFW na nakaranas umano ng pangmamaltrato sa kanyang amo sa Kuwait, nagka-uwi na sa Dagupan City. Narito ang exclusive report. Hindi mapigilang maiyak ng 24 anyos sa si Joanna Beth Urduña habang ikinukwento ang bangungot umano niyang karanasan sa ibang bansa. Domestic helper sa Kuwait si Joanna Beth, natubong Barangay Mayombo, Dagupan City. Nito lamang October 30 siya nakauwi sa bansa. Hindi umano siya pinasahod ng kanyang amo at hindi rin siya halos pinapakain. Kasi ang sabi sa akin ng mga agent ko, kilala nila yung amo ko. Lagi nilang kausap, mabait daw, hinihintay niya na daw ako. Tapos nung pagkarating ko doon, ganun yung ugali niya. One week lang siya naging mabait sa akin. The rest, hindi na. Lagi niya akong sinisigawan. Sinasabihan niya akong walang utak. Minumura niya ako. Hindi agad nagsumbong si Joanna Beth sa pang-aabuso sa kanya para hindi mag-alala ang kanyang pamilya. Unang linggo ng Oktubre, nang magpa siyang magpa-rescue si Joanna Beth sa kanyang agency. Natulungan naman siya agad ng agency at pinroseso ang pag-uwi niya sa Pilipinas. 20,000 lang sahod mo, tapos nabili niya na buong pagkatao mo. Dito na lang ako magtatrabaho. Hindi na rin ako lalayo kasi sa Manila ako dati nagtrabaho. Hindi man sinuwerte si Joanna Beth sa pangingibang bansa, masaya pa rin ang pamilya nito na nakauwi siya ng ligtas. Kahit na wala siyang inuwi ng ano sa amin, basta nandito siya, ligtas. Ligtas siya. Buong-buong siyang umuwi sa amin. Nagpapasalamat din ako sa Diyos na walang nangyari sa kanyang masama. Siniguro ng Overseas Workers Welfare Administration na may mga programa sila para sa mga OFW na umuwi ng bansa dahil sa masamang karanasan mula sa kanilang employer. On the side of OWA is ginawa pa natin kung ano po yung dapat po natin gawin. Eventually, we will do or we will extend whatever programs and services OWA could still or possibly extend pa doon sa OFW and her family. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Lady Rider, patay matapos tambangan ng mahindi pa kilalang salarin, angkas niya sugatan. Tutukan sa report. Patay ang isang lady rider habang sugatan naman ang angkas niya matapos silang tambangan sa kahabaan ng Barangay Minuyan Proper, City of San Jose del Monte, Bulacan. Nakuhana ng CCTV camera ang pagbuntot ng mga hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo habang pauwi ang dalawang biktima mula sa isang pagpupulong. Nung papauwi na sila, mayroon na dalawang unidentified assailant, sinabayan sila. Pagdating dito sa may Road 1A4 Road sa Barangay Minuyan, doon binaril yung rider. Ang motor din na may with back ride yung bumaril sa kanya. Yung pong back ride naman ng babae, nung pinutukan sila, napayuko na siya. Nag-crash na nga sila sa opposite side ng kalsada.
Kinilalang rider na si Mary Joy Gonzalez, 36 anyos, isang call center agent. Nagtamo ng 2 tama ng baril sa kanyang tagiliran. Sa panayam ng mga otoridad sa pamilya ni Mary Joy, matagal na umano siyang nakatatanggap ng banta sa buhay. Ang ating victim ay presidente ng Lady Riders Association na ang kanilang purpose lang ay kanilang camaraderie bilang mga babae. At at the same time, nai-utilize po natin sila dito sa aming lugar as a force multiplier. Sinasabi naman ng pamilya na mayroon ngang death threat itong kanyang asawa, pero hindi naman nila mapagtanto kung ano yung real motive. Dahil dito, naglunsad ng manhunt operation ng PNP para matunton ang kinaroroonan ng 2 suspect. Mayroon na raw persons of interest ang pulisya. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 6 na sako ng black rice ninakaw sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Narito ang report. 6 na sako ng palay ang narecover ng otoridad mula sa 4 na kalalakihan matapos maaktuhang ibinebenta sa isang tindahan sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Napag-alamang nakaw ang mga palay o black rice. Alam ko yung palay ko, ma'am, yung kulay ng sako, yung bilang ng sako at saka yung palay na black rice. Iniwan lang daw sa gilid ng kalsada ang mga palay kung saan nila ibinilad, pero wala nang mga ito nang balikan. Sa tulong ng pulisya, natunton kung saan dinala ang mga palay na mga kawatan. Sa 4 na nahuli, 2 ang minor de edad na dinala sa DSWD. Sabi ng 2, pasensyahan ko na lang daw sila. Hindi na raw nila uulitin. Naawa ko pero hindi ko kakasuhan kasi ang dami pa lang ko. Ang dami na pala nilang ninanakaw para mahinto na sila. Panawagan ng otoridad sa iba pang biktima ng pagnanakaw. Dumulog lamang sa impilan ng pulisya. Sa ngayon, ma'am, biniverify pa lang namin kung sino pa yung mga nawalan ng palay or whatsoever na nanakawan. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon. Presyo ng bigas sa Mangaldan, Pangasinan tumaas ng 2 hanggang 3 piso kada kilo. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. 2 araw nang nararanasan ang pagtaas sa presyo ng bigas sa pamilihang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan. 2 hanggang 3 pisong itinaas sa kada kilo ng bigas. Paliwanag ng mga negosyante, resulta ito ng magkakasunod na bagyong tumama sa Cagayan, kung saan nanggagaling ang malaking supply ng bigas sa bayan. Yung mga dealer din, madam, kasi tinataas din nila yung deliver nila, madam. 80% ng supply ng bigas na ibinibenta ni Mang Arnel nagmumula sa Cagayan, habang ang 20% ay mula sa Pangasinan. Ang dating lingguhan na delivery ng bigas mula Cagayan, ngayon, isang beses na lang kada 2 linggo. Doon kasi nanggagaling yung mga bigas, saka doon yung mga bagyo-bagyo natin, doon dumadaan lagi. Karamihan sa bigas na ibinibenta ngayon sa Mangaldan, nagmumula na raw sa Western Pangasinan. Yun nga lang, sadyang may kataasan ng presyo. Kaya naman ang ilang mamimili, todo higpit sa budget tuwing na mamalengke. Matagyan kasi sa salamin, madam, katong pinagawang tayo, madam. Oo, namin, gapulay mapapanatan. Sa ngayon, nasa 33 pesos hanggang 50 pesos ang kada kilo ng bigas, depende sa klase nito. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Dennis Trillo at David Licauco, pinapili ang netizens kung sino ang mas matimbang, aalagaan ka o aalagaan mo. Tunghayan sa report. Aalagaan ka o aalagaan mo? Yan ang witty caption sa post ni Kapuso actor David Licauco kung saan makikita sila ni Dennis Trillo sa set ng Maria Clara at Ibarra. Pumalo sa higit 31,000 reactions ang photo. Samantala, labis na kalungkutan ang nadarama ni Maria Clara kay Ibarra. Masusolusyonan kaya ito ni Clay sa kanyang operasyon muling ibalik ang tamis ng pag-ibig? Abangan sa Maria Clara at Ibarra mamayang 8 o'clock p.m. sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ngayong Biyernes sa Startup PH, magpapasiklaban sina Jerry Gonzalez at Alden Richards na gumaganap bilang si Genius Boy at Good Boy sa karaoke. Sino kaya ang mas matimbang sa puso ni Danny? Alamin sa Startup PH mamayang 8:50 p.m. sa GMA.
Trace De Leon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang namamata ang bagyo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility base sa wind forecast ng Metro Weather. Wala ring LPA na inaasahang mamumuo o papasok sa PAR sa mga susunod na araw. Bukas ng umaga at sa Linggo, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon, kabilang ang Visayas. Ayon sa PAGASA, Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa Palawan, Eastern Visayas at Mindanao. Bangkay ng isang babae natagpo ang palutang-lutang sa Agno River sa Aguilar, Pangasinan. Narito ang report. Nasa state of decomposition na nang matagpuan ang bangkay ng isang babae na palutang-lutang sa Agno River sa Barangay Bukbuk East, Aguilar, Pangasinan. Nakilalang biktima na si Josefina Peralta. October 27 pa nawawalang biktima pero November 9 na nang matagpuan ang bangkay. Maybe noong siya ay nawala, maaring yun nga po, baka napulog o kaya napunta doon sa malalim na parte ng ilog. Ayon sa pulisya, nalunod ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Wala rin umanong nakikitang foul play ang otoridad. I convinced them na mag-undergo ng autopsy examination yung victim. But they refuse and they are convinced na ang cause ng kanyang drowning talaga. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima base na rin sa hiling nila sa PNP. Kasama si Jingda Kanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Dalawang players ng Benilde Blazers, formal lang nagsampa ng reklamo laban kay Jan Amores ng JRU Heavy Bombers. Tunghayan sa report. Naghain ng reklamong physical injury sa San Juan Prosecutor's Office ang dalawang player ng De La Salle College of St. Benilde na sina Jimboy Pasturan at Tane Davis kontra kay John Amores ng Jose Rizal University. Parehong biktima ng panununtok ni Amores ang dalawang manlalaro ng Blazers. This is not just about character in court. This is not just about values. This is not just about sportsmanship. But this is also about raising the level of awareness ng mga kabataan pagdating sa sports. Nagsilbing saksi sa reklamo ang coach ng Benilde na si Charles Chu. Inausap na raw ni Chu ang buong team at sinabing matuto silang magpatawad pero giit niya na kailangan nilang sundin at gawin ang tamang aksyon hinggil sa pangyayari. It's a game one for us na tapos na sana, none of this should have happened and in the end we have some guys punished but I guess that's part of life, that's part of basketball. I'm just thankful na nobody else got hurt. Umaasa si Chu na wala ng iba pang insidente na kahalintulad ng nangyari sa pagitan ng Blazers at Heavy Bombers. For John also, he can learn from this again. You know, it's not the first time it's happened. So hopefully these experiences help him become a better person. Wala pang pahayag si Amores. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga tupa inaalagaan sa apayaw bilang alternatibo sa kambing at baboy. Narito ang report. Kung sa ibang rehiyon, pag-aalaga ng rabbit ang ginawang alternatibo matapos tumamang African swine fever sa mga alagang baboy. Iba naman ang naisip na palaguin ng provincial government ng Apayaw bilang alternatibong kabuhayan ng mga residente sa lugar. Ito ang pag-aalaga at pagpaparami ng tupa sa pamamagitan ng kanilang sheep dispersal program. Bawi yung training po na component niya, mag-lecture po kami ng 2 oras. So, abutin po siya ng mga 7.5 months. So, hindi naman po araw-araw na lecture siya. Mahigit 200 magsasaka na umano ang naging benepisyaryo ng programa na sinimulan pa noong 2015. Mahigit 700 tupa na rin ang naipamahagi. Mas nabubuhay rin umano ang tupa kaysa sa kambing sa probinsya. Na-observe po namin na resilient po siya sa kwanta. Weather po ng Apayaw at sa climate. So, nabubuhay po talaga siya. Ibinibenta rin ang karne ng tupa para may pagkakitaan ng mga residente.
Bukod dito, nais din ng probinsya na makilala bilang Ship Capital of the North. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga tribong dumagat sa Nueva Ecija at Aurora, pinagkakakitaan ang pamumulot ng bato sa ilog. Tungayan sa GMA Regional TV Presents. Napaligiran ng dalawang matataas na bundok at malawak na ilog ang tahanan ng mahigit 80 pamilya ng tribong dumagat sa Sitio Dupinga, Barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija. Malaki ang ambag ng ilog sa pamumuhay ng tribong dumagat. Naabutan namin ang 22-anyos na si Jamaica na namumulot ng bato sa Dupinga River. Ang kanyang damit ang nagsisilbing lalagyan ng bato. Aniya, mas maraming bato, mas maraming kita. Kadalasan, umaabot ng 5 oras ang pamumulot niya ng bato. Mahirap din po kasi po iipunin po tapos bubuhatin po. Tapos po pagdating po sa bahay, pipiliin pa po kung anong mga size ng bato ko saan po ilalagay. Pinupukpok sa maliit na piraso ang mga nakuhang bato. Nakadepende umano ang presyo sa klase at kulay ng bato. Ang mga parokyano ng Dumaga Tribe sa bato, mga mahilig sa landscaping. Ang Dumaga Tribe na rin ang pinahintulutang magbantay sa Dupinga River. Una kasi yung kanyang mga yung mga Tagalog, sila yung nag-umpisa niyan. Nung matagal na nakuha na rin ng mga katutubo na malakas palang pagkakitaan din, yun nag-umpisa na rin yung mga katutubo na nagbato. May mga bayar naman na bumibili. Ilang katutubong dumagat din sa Aurora ang namumulot ng bato na kanilang ikinabubuhay. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources, mayroon silang programa para sa mga katutubong dumagat. Yun po ay ginawa na pong project ng DNR saka ng LGU para doon sa small scale na pangkabuhayan, livelihood po ng mga tao doon. Dahil nga usa namang gumuho yun noong 4 years ago. Pero babala ng Penrose sa mga hindi kasama sa programa, kailangan nilang kumuha ng small scale quarrying permit sa pamumulot ng bato sa mga kailugan. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, pinatunayan ni Kapuso actress Gabby Garcia ang kanyang pagiging supportive friend kay Asia's Limitless star Julianne San Jose at Raver Cruz. Bumili na kasi si Gabby ng tickets para sa Julieverse concert para sa kanyang buong pamilya. Patuloy na nga ang pag-iensayo ni na Julie at Raver para sa kanilang performances sa November 26, 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater, Pasay City. Bili na ng tickets, please visit www.gmanetwork.com/synergy o www.ticketworld.com.ph. Mga kinumpiskang tambucho, ginawang Christmas tree, Sir Bistondo, Pangasinan. Tunghayan sa report. Agaw pansin ang kumukuti-kutitap at maningning na Christmas tree na ito sa himpilan ng pulisya sa Orbistondo, Pangasinan. Imbis kasi nasirain, ginawang dekorasyong pampasko ng ilang mama at aling pulis ang mga kinumpiskang ilegal na tambutso. Upang maging ganap na Christmas tree, nilagyan ng iba't ibang palamuti at dekorasyon tulad ng garland at poinsettia. Ayon sa hepe ng pulisya, maigpit na ipinatutupad ang anti-muffler ordinance sa bayan. Marami raw silang nahuhuli at nakukumpiskang ilegal na tambutso. Kadalasan, sinisira ang mga ito. Pero ibang ginawa ng Orbistondo Police. Sabi ko, imbis na masira lang dyan, walang pakinabang, ano kung gawin nating Christmas tree, sabi ko sa mga kasama ko. So yun, naghanap kami ng gagawa, nag-welding, hanggang sa nabuo nga na Christmas tree. Kasi sayang din, nakatambak lang dyan eh. Para at least yan, lifetime na, matibay. Matagal na papakinabangan ng istasyon, ma-relieve man ako dito, meron pa rin yan. Christmas vibes ang hatid sa mga residente ang Tambutso Christmas tree na inilagay sa harapan ng istasyon. Creative po. Tsaka nagbibigay ng Christmas vibes. Super ganda po ng Christmas tree, tapos sobrang laki din po, tapos kumikinang-kinang siya, tapos may Christmas light din po siya. Maganda to sa gabi. Paalala ng otoridad sa mga motorista na bawal ang paggamit ng mga motorsiklo
na may maiingay na tambutso. Sundin na lang natin yung municipal ordinance na yun nga, yung anti-mapler. Kasi para hindi na rin kayo matikita, hindi na kayo gumastos, huwag na kayong mag-attempt na magkabit pa ng ganyang mga motor at tambutso. Kasi talagang nakaka-istorbo rin. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 44 days na lang, Pasko na! Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa hilaga at gitnang Luzon. Maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako po si John Punsoy. Ako naman po si Harold Reyes. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.